Mariin naman kinondena ng National Democratic Front of the Philippines, o NDFP, ang pag-aresto sa mag-asawang Benito Tiamzon at Wilma Austria. Sa isang pahayag, sinabi ng NDFP na ilegal ang pag-aresto sa mag-asawa dahil consultant sila ng grupo para sa pakikipagnegosasyon sa gobyerno. Ayon sa NDFP, parehong hawak ng mag-asawa ang isang letter of acknowledgement na pirmado ng dating chairman ng negotiating panel ng gobyerno na si Silvestre Bello III. Nakasaad daw sa liham na may garantiya sa kaligtasan at immunity ang mag-asawa habang patuloy ang negosasyong pangkapayapaan. Sa ilalim po ito ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Dahil sa ilegal na pag-aresto at sa iba pa umanong paglabag sa kasunduan ito, sa tingin ng NDFP, mas nalagay sa alanganin ang usapang pangkapayapaan sa kanila ng gobyerno. Balikan natin ang balita kaunay sa pagkakaresto sa mga leader ng NPA. May ulat on the spot si Cedric Castillo mula sa Cebu. Cedric? Menos 15, bago mag-alas 12 ngayong tanghali, nang lumipad mula dito sa Mactan Air Base, ang isang sasakyan o isang aircraft ng Philippine Air Force at sa security protocol na rin hindi na natin muna ibibigay yung detalye nitong aircraft na ito. Pero nakumpirma natin mula sa isang source na nakausap natin kanina mula sa Mactan Air Base, kinumpirma niya kasama doon sa umalis na eroplano ilulan yung pitong mga miyembro ng CPP o Communist Party of the Philippines at kinumpirma rin niya nakasama doon ang mag-asawang Tiamzon na umalis nga dito sa Mactan Air Base at para rin sa bilang pagsunod din sa security protocol ay hindi na rin muna binanggit sa atin kung saan dadating eksakto, pero ang nabanggit sa atin ay papuntang Maynila itong aircraft na ito, pero hindi binanggit kung saan ang airfield ito bababa. Nakausap din natin yung source kanina at natumanggi ng mga nakiusap na huwag na siyang pangalanan. Pero ang sinabi niya ay kahapon ay sa may bayan ng San Francisco dito sa Cebu ay natiktikan o napag-alaman na nagkaroon na mayroong safe house itong mag-asawang Tiamzon. At kung di umano ay nagbabalak na bakyat na ng bundok para dun sa kanilang celebration ng 45th anniversary ng CPP-NPA. Yung nga lang daw ay unahan na sila at tuloy ang naaresto sa may bayan naman ng Arcar dito sa Cebu. Ito nga ay pagkatapos nga nito ay dinala sila sa may camp Lapu-Lapu kung saan sila nagpalipas ng magdamag sa doon sa may loob ng Central Command ng AFP at bandang alas 12 nga kanina ay tuloy na sila nga inilipad paalis ng Cebu June. Cedric, ano ang nakalap mong impormasyon kung meron lang yung dahilan kung bakit kailangan pa silang dalhin dito sa Maynila? Dito ba nila kinakaharap yung mga kasong kinakaharap nila sa korte, Cedric? Ang pagkakaalam lang natin, June, is napaka high profile, kumbaga high risk itong mga na-aresto ng ating mga otoridad. Kung kaya katunayan dyan, June, hindi nila declare, hindi talaga pinaalam sa media, hindi pinaalam sa publiko kung hanggang anong oras sila nag-stay kanina doon sa may camp Lapu-Lapu. In fact, ay napag-alaman na lang, kumbaga natunugan ng media na paalis na itong aeroplano, itong aircraft ng Air Force mula dito sa Mactan Air Base papunta ng Maynila. Doon lang natin nakumpirma na in fact ay nailabas sila doon sa Camp Lapu-Lapu. Ito raw ay bilang pagsunod pa rin doon sa security protocols nga dahil nabanggit nga rin ng mga otoridad at nabanggit ang PNP ng AFP na itong dalawang mag-asawa o mag-asawang Tiamzon ay dalawa sa pinakamatataas official ng CPP-NPH. Cedric, kung high profile itong mga to, may mga patong ba sa ulo itong mag-asawa na to? Sa pagkakaalam natin, June, sa mga reports na lumabas, if I'm not mistaken, noong taong 2012, kaya si mismong Pangulong Noynoy Aquino ang naglabas ng impormasyon na may, kung di ako nagkakamali, 5 million pesos na patong sa ulo itong mag-asawang Tiamzon na ito, June. Cedric, finally, sa pagkakabiyahe nung pito mula dyan sa Cebu, papunta dito sa Maynila, gaya nga ng naibalita mo, nailower na ba yung alert dyan sa Camp Lapu-Lapu o naka-red alert pa rin yung kampo?
Sa ngayon na June, sa pagkakalam natin is indefinite pa itong pagkakataas ng red alert status dito sa Cebu City ano tsaka sa may Camp Lapu-Lapu. And in fact, isang source din natin mula sa Camp Lapu-Lapu ang nagsabi na hindi lamang itong kampong ito ang nagtaas ng red alert. Ito ay bilang paghahanda kung sakasakali man na magkaroon ng retaliation sa panig ng New People's Army, bunsod na rin ng pagkakaaresto ng kanilang di umano'y dalawang opisyal, June. Alright, maraming salamat, Cedric Castillo.